So ayun, Ibon, at may bago tayong handpid at may rescue bird kasi tayo mga kaibon. Ipapakita ko sa inyo ang pagpa-handpid ko sa kanya. Pero bago tayo magsimula, sa intro muna tayo. At kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe na at i-hit ang bell button para updated ka sa ating mga videos. Yan mga kaibon, bali may rescue bird tayo mga kaibon at ayun yung ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya hinahandpid. Siya si Maya, literal na Maya siya mga kaibon. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya hinahandpid dahil hindi ko na rin maakyat yung nest na pinaghulugan niya mga kaibon at ano eh, ma'am, ninipis yung sanga kaya napilitan akong ihandpid siya kasi kaysa mamatay siya dun sa area na napagkitaan ko sa kanya. Bali may ginagawa na akong video tungkol doon sa simula baby siya hanggang sa matraining natin siya mga kaibon. Kaya pero mga kaibon, hindi ko ni re-recommenda na manghuli kayo ng mga maya na pwede nyong handpid ah. Ito yung ano lang, ni-rescue lang natin siya mga kaibon dahil ano, hindi na natin siya maibalik sa nest niya. Kaya papakita ko lang kung sakaling makakita kayo ng ibon na nahulog din sa nest, ay pwede rin nyo rin siyang handpid kung sakaling na hindi nyo na siya maibalik. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko sila hinahandpid. Ito, papakita ko na sa inyo si Maya. Yan mga kaibon, bali ito si Maya. Papakita ko na sa inyo. Yan. Sanay na siya sa whistle ko mga kaibon kasi ako na yung, simula baby pa siya, ako na yung nagpakain sa kanya. Bale, ito yung dati niyang picture. Ayan, papakita ko dyan sa screen. Ayan, ganyan siya kaliit nung nakuha ko. Tingnan nyo naman ngayon, oh. Ang laki-laki niya na. Maya! Oh, di ba? Oh, sanay na siya sa whistle ko. Maya! Ayan, hinahanap niya na. Maya! Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko hinahanfit si Maya. Yan, mga kaibon, bali, ang mga kailangan nga pala natin, syempre, ito yung pinagkainan nila, ano, nila Chase, natira to. Ito yung binibigay ko sa kanya. Bali, ito yung, yan yung mga kailangan natin, syempre, syringe. Tapos, nilagyan ko na rin siya, hindi ko natianggal yung host nila, Chase, na pampakain natin. Bali, gagamit ko na rin, sinanay ko na rin siya sa host, mga kaibon. Tapos, ito. Dito ko nilalagay yung formula. Ipapakita ko sa inyo na mas malapitan. Tapos, kailangan natin ng chane. Para saan to, makikita nyo mamaya. Yan mga kaibon. Bali, yung tirang pagkain nila Chase. Ito, mga kaibon. Nilagay ko dyan. Tapos, nagtira ako ng konti sa syringe. Papakita ko kung bakit. Tapos, nilagyan ko siya ng konting kanin, mga kaibon. Dahil alam nyo naman yung kinakain ng mga maya. Yung mga nasa, mga palay. Yan. Kaya papakita ko sa inyo kung bakit ganyan. Tapos kailangan ng chane. Yan, i-handpid na natin siya. Yan mga kaibon, kumuha muna ako ng patungan niya para makita sa camera. Yan. Bale, ito na yung formula na inaluha ng kanin. Tapos, kukunin na natin si Maya. Maya! Pero inuulit ko mga kaibon ha, wag na ano, hindi ko nire-recommendang kunin nyo yung mga ibon na gantong klaseng ibon. Kasi alam ko kahit ganto ay bawal pa rin yan na ano. Tsaka kung hindi nyo mabubuhay mga kaibon, kawawa yung ibon, hayaan nyo na lang siya sa nest niya. Kaya hindi ko nire-recommenda na kumuha kayo ng kumuha ng maya. Yan, papakita ko. Sanay na siya sa whistle ko mga kaibon, kaya isang whistle ko lang, umanganga talaga siya. Tapos hindi, mas hindi to hassle pa kainin mga kaibon. Tingnan nyo ha. Maya! Maya! Yun, nakita nyo. Wala na agad oh. Seconds lang, wala na agad. Nilulunok niya kasi agad. Maya! Maya!
Ayan, ganyan lang siya pakainin. Tapos, tatansyahin nyo mga kaibon yung crop niya kasi napakaliit ng crop niya. Mga 7 piraso lang ata ng kanin, ano na eh. Nabubusog na siya. Maya! 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 Yan, pag hindi na siya masyadong mamanganga, ito na yung papainom natin formula. Pwede naman tubig lang mga kaibon, pero nagagamit ako siya ng formula para mabilis lumaki tapos mabitamin siya. Tingnan nyo naman yung pakpak niya. Bilis na tumubo. Tapos yung crop niya. Napakaliit. Maya! Ayan o, nilulunok niya talaga o. Kaya hindi hassle pa kainin. Ayan na. Ganun lang kakunti siya kumain mga kaibon. Tapos, yun na. Diba? Ang rescue bird natin na si Maya ay medyo malaki na. Tapos, okay lang kahit umalis siya sa akin. Basta ang malaga, mabuhay ko siya ngayon mga kaibon. Kasi hindi na natin siya naibalik sa anis niya. Yun mga kaibon, bali ganun lang ka bilis maghanpid ng ibon kasi ay nang Maya na ibon. Bali tatlong ano lang mga 7-8 ganyan busog na sila eh. Tapos sabay anuhin ko pa papainom ko sa kanya yung formulang natitira nila ano. Kaya hindi siya hassle pakainin. Kaya ako gumawa ng gantong video, hindi ko nire-recommenda uli. Paulit-ulit. Hindi ko nire-recommenda uli na kumuha kayo ng mga ganong ibon. Bali, ginawa ko lang yun. Kung sakaling makakita kayo ng nahulog na ibon sa nest niya, kung hindi nyo maibabalik, pwede nyo silang i-unpit. Tapos, eto mga kaibon, kung aalis siya, okay lang sa akin mga kaibon. Nang mahalaga na buhay natin siya. Kasi alam nyo naman tayo mga bird lover mahirap mabigat sa feeling natin mamatayan ng ibon kahit anong klaseng ibon na inalagaan natin. Basta inalagaan natin, syempre, maano sa feeling natin. Andaw, puro alagaan. Yan, hanggang dito na lang itong video na to. At pinakilala ko lang sa inyo si Maya. At sana subaybayan niya rin yung paglaki niya. At try natin siya i-preflight mga kaibon. O, turuan lang kung ano. Hihantayin niyo yung paglaki niya. Bali. Maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel at huwag nyo magkakalimutan mag-like, comment, and share at subscribe at ring ay bell button. At shoutout na tayo.